Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandiga ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Good Wednesday morning, everyone. Araw ng Miyerkules, it's hump day in other countries. And we'll be together till 11 o'clock. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, it's midweek. Bakalat ang ngayon ay patungo to offer their prayers dyan po sa Baclaran Church. So, ang ating mga tauhan ng MMDA, ganoon din ang mga traffic law enforcers, ay naroon sa gawin ng Rojas Boulevard to, assist itong mga motorista na patungo ng Baclaran Church. Ako po si Sel Baysa, and once again, I'm inviting you to join me till 11 o'clock. Ngayon pong araw nito sa isa pa rin pagkatanghal ng inyong palatuntunan. And of course, katulad ng mga nagdaang mga pagtatanghal at mga susunod pang iba, ang inyong lingkod ay sasamahan ni na Nash, ang aking technical man, ganun din si Semanita. Kaming tatlo, magilog ang mga tagapakinig plus kayong lahat dyan po sa labas ng aking home studios. Sama-sama tayo hanggang alas 11 ngayong magang ito sa isa pa rin pagtatanghal, Wednesday edition ng inyong palatuntunang Digital Patrol. Good morning, Miss Hugger. How are you, ma'am? Thank you. Thank you very much. And the same greetings go sa ating mga OFWs as well as yung ating mga kababayang Pilipino who find a new and second home for themselves. Yan po yung kalambansang pinaroroonan sa mga sandaling ito. Good morning, good morning, good morning to you people. I hope by this time, ang ating mga kasama sa Alberta, Canada ay nakahukap na sa palatuntunan. Yan po yung Pinoy Hour. Good morning to John and good morning to Melody and children as well as yung ating iba pa mga kababayang mga Pinoy dyan sa Alberta, Canada. We hope na everybody there at sampu ng mga OFWs all over the globe ay nasa magandang kondisyon. Walang iniisip na karamdaman at ligtas sa anumang karamdaman na lalong-lalo na na tayo po'y nasa gitna pa rin ng pandemic. So, let's open the show sa pamamagitan ng pakikinig dito sa balita mula sa Pag-asa Forecasting Center. At narito ang ulat ni Patrick Del Mundo. Okay, sa magiging kalagayan
ng ating panahon in the next 24 hours. Magandang umaga, forecaster, na isa sa isipan ko si yung Patrick. Forecaster Patrick Del Mundo, good morning to you. Wednesday, forecaster Patrick, ano ang iyong may babalita hinggil sa kalagayan ng ating panahon in the next 24 hours? Magandang umaga rin po sa ating lahat. Sa kasalukuyan ay ang intertropical convergence zone ang patuloy na nakaka-apekto dito sa may Mindanao. Samantalang ito ay magdadala ng maulap na kalangitan na may makalat-kalat ng mga pagulan, pagkilat at pagulog dito nga sa Mindanao at sa may bilang bahagi ng Palawan. At dito naman sa may Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan dahil pa rin yan sa easterlies. Kaya naman asahan ng mainit sa panahon na may mga chance ng mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Samantalang sa kasalukuyan ay wala naman tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit dahil nga sa epekto na itong intertropical convergence zone ay bahagyang mas mataas yung chance na magkaroon tayo ng mga low pressure area sa mga susunod na mga araw. Samantalang dito na wala naman tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay ng ating bansa, kaya malaya makakapalaot ang ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. At ang ating temperatura dito sa Metro Manila ay maglalaro mula 25 to 35 degrees Celsius, sa Baguio City ay 17 to 25, sa Metro Cebu ay 26 to 32 at sa Metro Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. At yun lang labang po muna ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Forecaster Patrick, may tanong lang. Meron ka bang tali o tala nitong pinakamainit na lugar kahapon dito sa ating bansa? So far po, ang pinakamainit na lugar po ay ang pinakamainit na temperaturong naitala kahapon ay dito sa may San Jose Occidental Mindoro na umabot ng 38 degrees Celsius. Sinusundan po yan ang Dagupan City, Pangasinan na umabot ng 36.8 degrees Celsius. Okay. To make our conversation interesting, forecaster Patrick, sir, yung init na naramdaman sa isang lugar, say, katulad ng iyong ibinalita, kahapon, posible na ma-maintain yan o lumilipat yung init sa ibang lugar? Actually po sir, halos maintain po. Pero ito pong init ay nagbabari sa kada lugar dahil naman sa humidity o yung amount ng ating water vapor sa atmosphere. Kaya naman po, may mga ibang lugar na may tatala na biglang tumataas, may bigla naman din bumababa, at parang, kumbaga, parang lumilipat po siya ng lugar. I see. Now, and finally, forecaster Patrick, kahapon, merong mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Metro Manila area. What caused it, forecaster? So po yung mga pag-ulan po kahapon ay dahil naman sa mga localized thunderstorms. Ito po yung mga pag-ulan na tumatagal lamang ng 30 minutes to maximum of up to 2 hours na maximum na po yan. I see. Forecaster Patrick, maraming salamat sa iyong oras. Forecaster Patrick Del Mundo. Nagbalita, nag-ulat, hinggil sa magiging kalagayan ng ating panahon sa susunod na 24 na oras. Still, itong intertropical convergence zone ang weather condition dyan po sa gawin ng Mindanao region. Ito ang dahilan ng pagkakaroon itong tinatawag na pag-ulan sa bahaging yan ng ating bansa. Magandang umaga po, Kuya Sel, ang pangunang pagbati ng ating follower. Ito pong constant follower ng Digital Patrol mula sa Nueva Ecija, walang iba kundi si Ka Conrado Brutonel o Rading Brutonel. Likewise, good morning to you, Conrado Brutonel. And of course, sa iyong mga loved ones at sa iyong mga kaibigan niyaan sa Nueva Ecija. I guess, ikaw ay nanggaling sa iyong bukirin, yung palayan diyan sa Nueva Ecija. Thank you. Thank you so much. Sa dito rito, lumalabas itong mga ads dito sa aking monitor. Okay? You're welcome, Karading Brotonel. Now, inuulit ko,
Tapos na ang eleksyon. We're now on day 2, pangalawang araw makalipas ang eleksyon. At syempre pa, ito nakalipas na mga oras na wala sa ating isip na tayo po'y under threat nitong coronavirus o itong COVID-19. Mukhang nawala yan. Suddenly, ha, dun sa excitement nating makaboto, ha, nawala sa ating isipan yan na meron palang COVID-19 na hindi nga nating iboboto, ha, hindi nating binibilugan sa walang balotang ibinibigay, pero naroon all the time. Kaya naman, ang ating mga health experts, o makalipas itong halalan sa pangalawang araw na po tayo ngayon, o, eh, katulad nitong si Dr. Benito Atienza, siya po ang Pangulo ng Philippine Medical Association, o PMA. Ang kanya pong panawagan sa mga senior citizens ng edad ay 80 years old. Magpa-second booster na po kayo. Yan po ang panawagan ni Dr. Benito Atienza. Ngayon at tapos na niya itong halalan, meron na kayong oras upang magpa-booster shots nitong second dose ng booster shot. Okay? Makalipas yung pong tinatawag na regular na bakuna. Ngayon naman ay booster shot. Yan po ang paalala ng isang health expert. Yan po ay para sa mga 80 years old and above. Kung ikaw ay 80 years old pataas, ang panawagan niyan ay para sa iyo. Morning Manong, ang bati ng aking pong sister. Aming sister mula sa Montreal, Canada, si Norma Baysa Sway. Good morning, Norma or Uma. At good morning likewise to your husband, Ken, and children. And may I include itong ating mga kababayan dyan sa Montreal, Canada. Yung iba po mga silent viewers and listeners ng program. They're watching the program, but they certainly are happy by so doing. Kaya magandang umaga sa inyo dyan sa Montreal, Canada. So, if you are 80 years old and above, sundin na po yung ipinaabot sa inyo ni PMA President Benito Atienza. Magpa-second booster na po kayo. Buti yung kayo nakasisiguro na hindi mahahawaan nitong virus dulot nitong corona virus o COVID-19. Lalo't lalo na't meron pong sub-variant, no? Baka nakalimutan na ninyo because of election na election blues, sabi nga. Now that elections is over, so it's practical for us to face the reality again na meron pang pandemic, meron pang coronavirus na ating dapat na pangilagan. Coronavirus na dapat ay ating binibigyan ng kukulang pansin. Inyo po narinig yung panawagan ni Dr. Atienza. This time, ang sabi naman ni DOH Undersecretary Maria Rosario Bergere, matama po ngayong nagsasagawa ng pag-aaral ang DOH hinggil dito sa posibleng ibunga nitong eleksyon sa pagkalat nitong coronavirus o ito pong tinatawag na pagsirit
ng bilang ng mga kaso ng coronavirus. Pakinggan natin yung pong naging pahayag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Berhereman. We know that the incubation period of the virus is 14 days, but we know that also because of these variants, it may be shorter than 14 days. So we will see in the next 2 weeks kung meron pong magiging pagtaas ng kaso because of these activities during this election day. Okay. So we will give them 14 days. That means 2 weeks. Sapagkat ang incubation period ng ayon po kay DOH Undersecretary Berhere upang malaman kung ang isang individual o tao ay nahawaan ng virus dulot nitong corona virus o COVID-19 ay 14 days. Kaya maliwanag po naging pahayag ni Yusek Berhere within that period ay malalaman kung marami o kung tataas itong figure ng mga kababayan natin na naapektuhan itong COVID-19 as a result ito pong pre-campaign at ganoon din election period na aktibidad as a result nitong nakalipas na halalan 2 days ago. Good morning, Manong, and all your watchers coming from another sister. Another sister based in Montreal, Canada, si LB Baysa. Good morning, LB, and likewise, good morning to your husband, gods, and children. And again, to all the Montrealers, good morning, everyone. Now, sa iba pa pong bagay na dapat po ninyong malaman, or shall I say, I will stick first dito po sa COVID-19 because we have to accept reality. And I know for a fact na marami sa ating mga kababayang Pilipino notice for one na marami po ang nakalimot dito sa ating mga kababayan na meron pa pong COVID-19 within our midst. Dahilan dito sa nakaraang pangangampanya ng mga kandidato plus itong eleksyon, ayan na, nakalimutan na si COVID-19. And kung COVID-19 ang pag-uusapan, merong naitala na 127 na mga bagong kaso ng COVID-19 dito po sa Pilipinas. And that's as of yesterday. Sangayon po yan sa DOH. At yan po ay yung 127 new cases na yan kahapon. But ito po mga susunod na mga figures na aking babanggitin ay itong nakalap ng DOH nitong dalawang linggo. Let's start with the national tally. Yung opisyal na bilang ng mga nagka-COVID nitong nakalipas na dalawang linggo. Okay? Or in addition, isama natin itong mga nag-contract nitong COVID-19 the past 2 weeks. Umabot, all in all, since the time na naramdaman itong COVID-19 sa bilang na 3,687,320. Yan po ang national figure. Hindi po yan resulta itong nakalipas na halalan. Yan po ay itong total na bilang ng nagka-COVID-19 sa ating bansa since the time na naramdaman o dumalaw itong COVID-19 sa Pilipinas. Ang mga naka-recover o mga gumaling out of the 3,687,320 na mga nagka-COVID-19 ay umabot naman sa 3,623,243 yung pong nakapag-recover o gumaling. Now, yung mga aktibo na pinagagaling pa
as of this broadcast hour na ito ho, ay 3,638. At ang mga namatay since the time na dumalaw sa bansa itong COVID-19 ay 60,439. Okay? So, maliwanag po yan. Ho? Kaya ang ating panawagan sa ating mga kababayan, sundin po yung minimal health protocol na sa atin ay pinasusunod ng ating Department of Health at ng mga health expert upang tayo ay makaiwas sa karamdamang COVID-19. Now, if I may repeat, meron po tayong 127 new cases. Ito ay naitala kahapon ng DOH. Now, mga gilu ko mga tagapakinig, dito po sa bagong kaso ng COVID, ay nangunguna po itong National Capital Region. Or in short, itong Metro Manila area. Nangunguna, outstanding ang National Capital Region. Sumusunod ay ang Region 4A. At ang sumusunod ay ang Region 3. Yan po yung top ng mga rehiyon na mataas ang bilang ng COVID-19. Ang ating pong, panalangin, sana hindi po tayo maapektuhan nitong COVID-19. When I say maapektuhan, I'm referring dito sa posibleng pagkakaroon ng ating mga kababayan nitong COVID-19 as a result of nitong katatapos na halalan. We all know ho, na nanawagan ang ating mga DOH authorities at mga health experts na, hindi kailangan ipakita ang voter's ID nor ipakita yung tinatawag na COVID-19 vaccination card. Ang bukod-tanging hiniling ng ating mga otoridad ay yung pagsuot o paggamit ng face mask sa ating mga kababayan. Pero despite ito pong paulit-ulit na paalalang ito, marami pa rin sa ating mga kababayan ang sumugod ng mga polling precinct, kumila sa mga polling precinct na hindi gumagamit ng face mask. May dalang face mask. Bakit hindi? Oh. Pero habang sila'y nakapila, habang nakikipagkwentuhan doon sa kanyang kasama, sa kanyang harapan at likuran, hindi nagkakabit ng face mask. Yun ang masakit. Isinuot lamang ng face mask nung sila ay nasa kanilang polling precinct na para bumoto. Ayan. Mm-hmm. Kaya sana ay walang negatibong epekto itong mga practice na ito ng ating mga kababayan. Ay, nako. Mm-hmm. Ayan. Bueno, si Dr. Edsel Silvania, meron din pong nais na ipaabot, nais na iparating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho itong hinggil sa paglaban ng ating mga otoridad dito sa COVID-19. Well, hindi na pwedeng sipain yan at lumabas ng ating bansa because as you very well know, COVID-19 will stay with us. Panghabang buhay na po yan. It will be among the many illnesses na ginagamitan ng bakuna. That includes itong tuberculosis,
that includes itong flu, et cetera, et cetera. Narito si Dr. Edsel Silvania at ating pakinggan ang kanyang nais na ipaabot, iparating para sa ating mga kababayan. Magandang umaga po, Dr. Edsel Silvania. Mga taong nag-join sa rallies and of course yung hindi makadistance so after they voted, siguro the next few days gumamit po talaga kayo ng mask religiously. Please monitor yung symptoms nyo. Kung may symptoms kayo, mag-isolate po agad. Kung may access sa test, magpa-test na. So i-preempt na po natin kung meron man itong ganitong klaseng nangyari, then let's take extra care para ma-blunt natin kung anumang spike na makita po natin. Okay, another timely advice from an health authority o pala si isang health expert, Dr. Edsel Silvania. Yung pong kanyang paalala at panawagan sa ating mga kababayan. Kung merong nakararamdam ka ng simptomas ng COVID, yung mask, the word was mask, M-U-S-T, dapat na i-isolate mo o ihiwalay mo ang iyong sarili from your household members bago ka makapanghawa. Yan po yung ating sinasabi sa ating mga kababayan. Matapos ito pong halalan, isa ang kanilang pinupunto itong mga health authorities na kung sakaling sisirit ang kaso ng COVID-19, blame it dito sa paggrupo ng ating mga kababayan. Paggrupo-grupo nitong nakalipas na mga araw, nakalipas na mga linggo, wherein tuloy-tuloy, walang poknat, itong pangangampanya ng mga kandidato, plus dumating itong big day. Ayun, lalong nagka-grupo-grupo yung ating mga kababayan. Kaya mula kay Dr. Silvania, kung medyo merong simptomas, mag-isolate ka na. Ihiwalay mo na ang iyong sarili at it will be more wise, more wiser na gumamit ka ng face mask para hindi ka makapanghawa. Thank you very much and check your time pieces. The correct Philippine time, it's now 2 minutes past the hour of 10. We're done with the 30 minutes, first 30 minutes of the program. We will be all together in the next 60 minutes, minus 2 minutes, sabi nga po. Okay? So, 58 minutes po tayong magkakasama. 58 minutes left for the program at 58 minutes left para pa rin sa iba pang mga balita, mga kaganapan dito sa ating bansa. Now, matapos ang COVID-19, ate namang dakuan itong katatapos na halalan. May 9, 2022. A big day which should be remembered. A big day which should be placed in your diary, in your memory book. Pagkat napakahalaga po ng araw na yan. Because we picked our officials of the land who will run the affair of the government, the affair of the state in the next 3 years and the next 6 years. 6 years para sa, as you very well know, ito pong pangalawang, o ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Okay? At 3 years para sa mga senador. Yan po ang laban. Okay. Now, speaking of the results itong nakalipas na halalan. Well, ito po yung resulta
na unofficial, partial unofficial. Hindi pa po official yan. To make it official, yan po ay dapat manggaling sa Commission on Elections. At ito ay nagbuhat daw doon po sa media app ng COMELEC. Yung iba naman, yung mula sa PPCRB. Pinikap ng PPCRB and then shared to media outlets who in turn ay nagkaloob naman at ating well kasama ang lahat ng mga membro, yung mga kasapi ng ating media outlets, binabalita sa inyo. Yan din po ang ibinabalita ng palutuntun ng Digital Patrol. Now, partial and unofficial pa po ito. Ito po ang latest sa pampanguluhan si Bongbong Marcos, anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, still on top sa vote na sa latest count ay 31 million plus na po. 31 million plus. Now, sumusunod kay Bongbong ay ito namang si Vice President Lenny Robredo. At ang kanyang natanggap na boto, partial and official, ay 14 million plus. Ang pumapangatlo ay itong si Pacquiao. 6,828,000 plus. Yan. Si Isko Moreno, dating alkalde ng Maynila, ay nakatanggap ng 1,843,000 or 893 plus votes. Yan po si Isko Moreno. At ang pumapanglima na nag-concede na po, Moreno nag-concede na ata, no? Anyway, si Lacson, dating senador Ting Lacson, nag-concede na po. At ang kanyang tinanggap so far na boto ay 881,000 plus. Now, Senator Lacson had announced na ang kanyang pumbalak na umuwi na ng kanilang bahay. Uuwi na po siya. The end of his career as a public servant. Na ang mas mahabang panahon sangayon sa kanya ay kanyang binigyan ng matinding atensyon. Medyo nawala sa kanyang atensyon yung mahalagang bagay dapat ay gawin o dapat na ginawa ng isang ama ng tahanan. So he devoted his good years as a public servant. Now he would bid goodbye sa serbisyo publiko and he will go home straight to their house and share his time with his family. Yan po si former senator at former PNP chief Ping Lacson. Okay? So batay po dito sa pagkakaayos BBM, Lenny, Pacquiao, Moreno, Lacson ang first five na nasa presidential race batay dito sa partial and official count ng PPCRB at ng ating mga kapatid sa media kasama na po itong Broad Streamcast Communicators. Now, sa vice presidency, narito naman ang first five. Sara Duterte still leads 31 million
class. Yun po ang kanyang tinanggap na boto, the latest. Sumusunod kay Sara ay si Kiko Pangilinan. 9 million plus yung tinanggap ni Kiko na boto. Latest. Ang pumapangatlo, ito pong si Tito Soto. 8,175,000. Yun po ang kanyang tinamo o tinanggap na boto. Sumusunod si Dr. Ong. 1,847,000 plus. Yun po ang natanggap na boto, the latest, ni Dr. Ong. Sumunod ay si former Congressman Lito Atienza. With a vote numbering 2, 267,000. Yan po ang tinanggap na boto, the latest, ni Atienza. Well, yan po ang ating balita we would want to share sa ating mga viewers and listeners dito sa Digital Patrol. Now, dito naman sa senatorial race. Alright? Nangunguna and came as a big surprise sa ating mga botante. Ang nangunguna sa senatorial race, Robin Padilla. 26 million plus ang kanya pong tinanggap na boto. Sumusunod sa kanya si Loren Ligarda, dati pong senador. 23 million plus ang botong tinanggap ni Loren. Itong si Tulpo, Rapid Tulpo, 23 million plus ang tinanggap naman na boto. Win Gatchalian follows with 20 million plus. Then, Chit Escudero came with a whooping 20 million plus votes. Si Mark Villar came in with 19 million plus na boto, followed by Cayetano with 19 million plus votes. Si Mig Subiri, sumunod kay Cayetano with 18 million plus votes. Joel Villanueva, 18 million plus votes. Followed by JB Ejercito, 15 million plus votes. Sumunod naman ay si Risa Hontiveros, 15 million plus votes. At ang panglabing dalawa ay si Jinggoy Estrada, 15 million plus votes. Yan po naman ang standing based on their votes received from Filipino voters dito sa nakalipas na halalan. So, Robin Padilla, Ligarda, Tulfo, Gatchalian, Escudero, Villar, Cayetano, Subiri, Joel Villanueva, Ejercito, Ontiveros, and Jinggoy Estrada. Yan po yung nasa Magic 12 ng mga senator o senador. Ayan. But I will repeat. Ito po ay partial and unofficial yet. Alright? Mabuti na po yung nagkakaliwanagan tayo. Good morning everyone. Coming from another sister of yours truly. Walang iba kundi si Teresita Techi Baysa Baredo. Good morning Tits or Techi. Good morning everyone. Kanyang bate. And likewise, good morning kay Mayor John Baredo. The good husband and the mayor of the family. And of course, good morning sa Baredo children. Good morning, good morning, good morning, Baredos. Diyan sa Rizal province. And likewise, I'd like to make this opportunity
o make use of this opportunity to greet yung ating mga workers diyan sa ISC, manufacturer nitong Sahara Cement Proofing. Sa ganito pong break time, magkakasama po sila na nagmo-monitor, nakikinig, nanonood dito pong Digital Patrol. And hi to Maxi Baredo. Good morning, Maxi. And to Mark Baredo. Good morning, Mark. Na nasa Thailand. Making a name of his own while doing his, calling sa isang malaking universidad diyan po sa bansang Thailand. Mark Baredo. And please extend my greetings sa lahat ng ating mga kababayan, Mark, diyan sa bansang Thailand. Sabi ni Teach, everybody are watching, including my kasambahay. Okay. So everybody in the Baredo household are watching the program. And we're happy to note that. Yung mga kasambahay ni Techi. Good morning. Hello to you guys. Magandang umaga. And of course, going back doon sa mga ISC workers. Huh? Good morning, good morning, good morning. Let you know, they make it a point to learn more, to know what's going on in the country, what's happening in the country through the program. And that makes a huge truly and the Broad Streamcast Communicators family very, very happy. Alam nyo, hindi naman pagbubuhat ng bangko, marami na pong mga followers itong Broad Streamcast Communicators. Ang sabi nga ng aming mga kapatid sa hanap buhay who are likewise with the social medium, ang Broad Streamcast ang kanilang competition. Well, ang sabi ko naman, as far as I'm concerned, we're not competing. Masagwa kung merong competition. Well, we came here purposely to provide you information. At yun po ang amin pong battle cry. Information. Okay? Magandang umaga. From Aubrey, Texas, mga gulo kong mga tagapakinig, USA. Magandang umaga, mga ka-broad streamers. Ang bati po ni Jake Tuason, isang kababayan natin, isa sa mga masugid na followers ng program, Digital Patrol. Good morning, Jake, mula sa Aubrey, Texas. Good morning, good morning, good morning. Good morning to Madam Tuason and children. And to your next of kin at yung inyong mga kaibigan dyan sa Aubrey, Texas. How are things developing and how are things going on, Jake, dyan sa inyong lugar? Ang sabi ni Jake, greetings and watching from Aubrey, Texas. Thank you. Thank you so much. And please, share the program, Jake. So, yung iyong mga kaibigan po, dyan sa Aubrey, Texas, will also have the time and opportunity to watch the program. Ang sabi ni Jake, great memory po. Thank you. Thank you so much. I like that. A good compliment for the day. Thank you so much, Jake. All right. Incidentally, we're not only being watched in USA, but throughout the world. Marami tayong mga OFWs dyan sa Middle East, maging yung mga nasa barko, yung mga naglalayag ngayon, naghahanap ng mga katulad ng mga programa. Yung marinig nila, yung anchor na nagsasalita sa kanilang mother tongue. Kaya kapag nakarinig ng Tagalog, naku, dyan na, lagay mo dyan. Okay? Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Ang sabi ni Jake, done, like, and share na po. Okay, Jake done his part. As he always do. Nilike na po and share na ni Jake ito pong ating program. Okay.
Now going back, dito po sa ating balitaan, ngayon pong umagang ito ng Miyerkules, midweek Baclaran Day, and simply half day sa ibang mga bansa. Sa balitang PNP, mula po sa kapulisan, sa ngayon kay PNP Chief Danao, siya itong kumalit kay dating PNP Chief Carlos. Eh wala raw balak. Hindi balak ng PNP na napigilin itong mga gagawing pag-aaklas o rally ng ating mga mamamayan. Hindi po papakailaman yan ng kapulisan. Hindi naninira ng mga ito at nakakasagabal sa trapiko. Basta sila gumagawa na ng pag-aaklas na matahimik, well and good. Pababayaan po sila ng ating kapulisan. Like yung po nangyari yesterday sa Commission on Elections sa main offices diyan sa Gobernador de Palacio diyan sa Intramuros. Yan ang opisyal na headquarters ng COMELEC. Yung pong maraming mga nagsipag-aklas na mga nakasuot ng kulay pink, mga Lenny Robredo followers. Binatikos itong Commission on Elections at isa sa kanilang patutsada sa COMELEC ay itong masirang voting counting machines. Eh sabi po ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, eko konti lang naman yung bilang ng mga depektibo o mga sirang mga VCM o voting counting machine. Yung po ay sangayon sa COMELEC. Pero alam nyo, marami sa ating mga kababayan na lalong-lalo na yung mga naka-inkwentro ng mga sirang BCM, eh naghintay ng replacement ng kanilang BCM sapagkat ayaw nila, sapagkat ang procedure kapag nasira o yung isang BCM, eh yung pong balota ilalagay sa isang kahon. At itong mga balotang ito ay ilalagay sa isang BCM kapag dumating na yung replacement. Eh marami sa ating mga kababayan ang talaga naghintay. Naghintay ng maraming oras para kanilang personal na maisaksak yung pong balota sa isang BCM. Pagkatapos ay hintayin yung resibo. Pero to their dismay, inabot na sila ng maraming oras, hindi pa raw dumating yung mga voting counting machine. Kaya isa ito sa kanilang iniaangal. Kaya yung mga hawak-hawak na mga signs, hawak-hawak na mga placards, rather, ng mga nagrarally, nakalagay doon, madaya. Ayun. May kadayaan daw itong natapos na halalan. Pero ang sabi ho ni Commissioner George Garcia, wala namang daya. Yan, ang sabi ho ni Commissioner Garcia. Sabi nga po niya, ikakaunti lang naman yung mga nasirang BCM throughout the country. Kakaunti lamang. Okay? Iyan ay sangayon po kay Commissioner Garcia. Hindi po sangayon dito po sa Digital Patrol.
Pakinggan nga natin si Comelec Garcia. Comelec Commissioner Garcia. Commissioner Garcia, magandang umaga po, sir. Totoo bang kakaunti lang po yung mga nasirang BCM o itong mga voting counting machines? Ito pong nakalipas na halalan, sir. Talaga, Yusek, tatatanda na po kasi itong mga makina natin ito. Pero nakapagbilang na maayos, nakapag-transmit po kagad ng mabilis naman yung mga makina na yan. Test naman at naging mabilis ang ayon sa kanya, maybe he's repairing dito po sa mga replacement ng mga makina ng BCM. Yeah. Huh? Anyway, many are dissatisfied. Hindi po sila nasiyahan doon sa naging resulta for as far as they are concerned dito sa natapos na halalan. While many, ito nga ang binibida sa akin itong si Manita ng kanyang isinasaksak na yung balota. Kaya kala niya, hindi kakainin eh. Sapagkat nung una medyo ayaw eh. Pero sabi niya, nang nilagyan niya ng konting puwersa, saka lamang kinain ng BCM yung balota na sinaksak ni si Manita. Yeah. Yun naman ay kwento lang na nakaabot dito po sa inyong lingkod. Alright? Well, sa akin, ganun din. Tumakbo ng maayos yung BCM. Alright? Now, alam nyo, binida nitong si Commissioner Garcia na maaga pa lang lumabas na ng kanyang tahanan itong si Commissioner. At gumawa siya ng obserbasyon. Nag-observe siya dito sa ating mga kababayan na buboto o bumoto noong nakaraang halalan. At sangayon po sa kanya, talaga namang yun daw ating mga kababayan were too anxious to vote on that day. Pakinggan natin yung pong obserbasyon ni Commissioner George Erwin Garcia. Magandang umaga po muli, Commissioner Garcia, sir. Palita na hindi po ganun kadami yan. Sabihin na po natin kahit umabot ng 200 yan, hindi naman po ganun kadami yan. Ngayon po, yung pong dahilan kung bakit nakakatagal, napakahaba ng pila, sa totoo lang po, 5:30 pa lang, ako'y nasa isang polling place na, nag-iikot po ako. Nakita ko po, tatlong kanto po ang haba ng pila. Hindi po nasisira ang machine, pero tatlong kanto po ang haba ng pila. Bakit sadya po talagang ganun kataas kagusto ng mga kababayan natin makaboto? Number one po. Number two, pagdating po kasi sa gate, ay nililimit po yung pagpasok po doon. Dahil una po, pinukuha na muna silang temperature check. Inaalam muna kung meron sila mga nararamdaman. Tapos at the same time po, ay dine-verify pa po kasi ng iba ng kababayan natin doon sa voters assistance desk. Doon po, sabihin, yung pagpasok po kasi ng mga tao ay nalilimitahan dahil tatandaan po natin. So, what Commissioner Garcia is trying to tell us, ito pong mabagal na pagboto. At mukhang ang culprit dito ay yung pag-check itong body temperature, itong mga health protocol na sumabay dito sa natapos na halalan. Yun ang napuna ni Commissioner Garcia. At isa sa kanyang napansin ay itong ating mga kababayan na sabik na makaboto. Imagine 2022 and on the year 2028 muling makakaboto para presidency o presidency at vice presidency ang ating mga kababayan. Well, on the case ng ating mga senador, yung mga naiwan na 12 senador because yung 12 senador na inihalal, they will stay there
for 6 years itong mga senador. Itong mga ating mga kababayan o yung mga senador na bago ngayon, ho, sila'y magtatagal hanggang 2008. Diyan sila magtatakbong muli as senator. Ngayon, yung 12 na hindi kasama dito po sa nakalipas na halalan will stay until the year 2028. Ganun po ang labanan. Alright? President, Vice President, and Senator. Yan. Okay? Dali po. At merong tawag dito, ha? Good morning kay Danny Engalan. Good morning, Danny. I'm on air, pare ko, ha? Si Danny Engalan happens to be a colleague of yours truly. Magagalag po mga tagapakinig. Nung ako po ay very active in my job dyan po sa Radio Pilipinas 1. Yan. Eh kaming dalawa ang magka-sparring partner. Danny Engalan is the name. My good morning greetings to Danny and to his wife Darna Engalan. Yan. And children. And apo. Okay. I'll call you Danny when I'm done with the show. All right. Thank you. Now, ang ating kanina ay naiulat ay yung pong mga nangunguna. Verse 12. Dito sa senatorial race. Katapos ay yung ating iniulat na ng mga nangunguna sa presidential at vice presidential race. Ngayon naman, allow me na iulat naman itong nangungunang first five. Ito po itong first five ng party list group. Yan. Itong party list group na nangunguna. First five ay ang number one ay ang ACT. ACT. CIS party list. Followed by One Raider Party List. Number three, the next, is Hingog Party List. Pang-apat ay itong Four Piece Party List. At ang panglima ay itong Ako Bicol. Gilo ko mga tagapakinig. Ako Bicol. Yan. Okay? Yan po ang ulat na ating pong natanggap mula sa ating mga tagapagbalita sa labas ng ating himpilan. Still, unofficial, ito pong ating ibinabalitang ito. Partial and unofficial. From a cousin of yours truly mula sa Sipokot, Camarines Sur. From Mirna Alcid Sequejor. Hello Mirna, to your husband Ed and children. And to all your, kapitbahay. To all your neighbors and friends. Diyan sa Sipokot, Camarines Sur. Ang sabi ni Mirna, good morning, Sel Baysa, and to everyone. God bless to all and stay safe. Weather here in Sipokot, it's makulimlim. Ayan, oh. Sa kanya pong weather update dyan sa Sipokot, Camarines Sur. And medyo may tampo ang haring araw at hindi sumisilip. Makulimlim ngayon ang panahon dyan sa Sipokot, Camarines Sur. Maraming maraming salamat, Mirna. And sa lahat ng ating mga viewers dyan sa Camarines Sur. Magandang magandang umaga po sa inyo. Now, insofar as ito pong nakalipas na halalan is concerned, alam nyo, sangayon kay Commissioner George Garcia, talaga pong mabiling-mabili ang COMELEC sa mga panahong ito. Sabi niya, so far,
pinakatahimik niya itong nagdaang eleksyon. If I may repeat that, so far, sangayon sa kanya, naging pinakamatahimik itong nakalipas na halalan kung kumpara sa nakalipas na mga eleksyon. Yan po isang ayon kay Commissioner Garcia. Mga nakaraan, ito po ang pinakamatahimik as regards violence at issue ng terrorism. Ayan, ha? Yun po. Tahimik daw, ginoon po mga tagkapakinig, from the eyes of a COMELEC or Commission on Elections Official. Ha? Do you agree or disagree? Ha? Anyway, meron pong, naging pahayag ang COMELEC doon sa mga ating mga kababayan na nagsipag-rally, nag-aklas, nagdemonstra diyan sa harapan ng tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Maynila. Na kanilang iharap yung kanilang katanungan at yung kanilang stand na merong dayaan sa nakalipas na halalan. Iharap ito doon sa tamang ahensya ng ating pamahalaan, sa korte. Ipaabot ito. O sa election board, iharap ito. Yun po ang naging tugon ng Commission on Elections doon sa mga nag-rally nating mga kababayan diyan sa harapan ng COMELEC headquarters sa Intramuros, Maynila. Ang sabi nga po ng aking 33 mga kumpare, malamang magkaroon itong maraming mga katulad na mga street activities as a result ito pong halalan. Bakit kaya ganun? Apparently, yung mga nagsipag-rally ay itong mga followers itong si Vice President Lenny. Sila po, mga madre na kasama, mga kabataan, itong mga bagong mga botante, meron ding mga senior citizens na kasama sa rallying ginawa sa harapan ng COMELEC sa Intramuros, Maynila kahapon. And we learned likewise na mukhang susundan pa itong rallying ito. Huwag naman sana. Ang nangyayari kasi, ang medyo atubili o apprehensive itong ating mga kababayan, lalo yung mga peace-loving nating mga kababayan, dito sa panunumbalik noong mga kaganapan, noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, itong ama, itong si BBM, na left and right itong mga street rallies. Meron pong anarkiya na nagaganap, hindi ho ba? Dapat sa mga panahon ito, magkakasama-sama na po tayo. Sabi nga ho ni Senador Lacson, kalimutan na natin yung hapdi na idunulot nitong halalan. Dapat magkaisa na tayo. Walang mangyayari dito. Walang mangyayari kung araw-araw ikaw ay nasa rally, nasa kalsada, at ikaw ay isang pamilyadong tao. Paano na ang iyong pamilya? Paano na ang iyong katungkulan? As the breadwinner ng inyong pamilya. O baka naman binabayaran kayo. Yun po ang sabi ng aking mga 33 kumpare. Kalimutan na po natin yaang hapdi na nakalipas na halal. Sana magkakapit po kamay po tayong lahat. At kung medyo
sa inyong palagay, eh hindi po maganda itong inaasal ng bagong mga uugit ng ating pamahalaan, perhaps that's the time na ating ipaabot yung ating damdam. Pero wala pa naman po. Wala pa naman. Sa July 1 o sa Hunyo at 30, makakaroon itong pagpapalit ng upuan sa pagkapangulo sa Malacanang. Hintayin natin till July 1 comes and yung mga susunod na buwan at ating tignan. Lalong-lalo na napakahalaga yung first 100 days ng isang bagong pangulo. Tignan natin, totoo ba na ginagawa ng inyong inihalal yung kanyang naging pangako, yung plataforma de gobyerno na paulit-ulit na kanilang sinasabi noong panahon ng pangangampanya. That's the time na tayo gumawa ng nararapat na hakbang. Pero kahapon, yung pong rally sa COMELEC, ang kanila pong inaangal ay itong maraming mga sira o mga depektibong mga voting counting machines ng COMELEC. Yung po, first and foremost, ang kinikwestiyon sa nabanggit na rally. Eh kasi naman, ang hindi naman masisisi, hindi po tayo sumaside doon sa mga rallista. Eh kasi naman, sangayon po sa COMELEC, hindi po ito sangayon sa Digital Patrol. Ayos ang lahat ng mga BCM machines at merong mga, well, mga naka-standby na mga BCM machines na anytime when the needs arise, sabi nga, eh dadalhin ka agad, in no time, darating yung papalit. Pero yung ganung in no time, eh medyo naranasan ng ating mga kababayan who waited for long hours. Who waited for long hours, pero hindi dumating yung BCM. Yung po ang kanilang kinikwestiyon. Siguro, maganda rin na magpalabas ng pahayag ang COMELEC as to the question raised ng mga realista. Wala namang masama eh. Nagtatanong, valid naman, legit naman yung tinatanong ng ating mga kababayan. So, bakit pa dadalhin doon sa nararapat na ahensya wherein COMELEC could answer the question right there and then? Checker time pieces ang oras sa Pilipinas, ganap na pong 15 minutes bago sumapit ang ganap na alas 11 ng umaga. Now, apunta naman tayo dito po sa, well, I was told na yung pong akin nabanggit na mga dumi, basura na iiwan itong mga political ads, itong mga posters ng mga kandidato. Thanks. I was given the tip na ito po'y narinig sa program ng ating mga kinuukulan. Kaya namang ang kanila pong utos ay linisin as soon as possible. Alisin itong mga political ads na ito. At yung mga magagamit, gamitin for a good purpose. Pero yung ating mga opisyalis ng eco-waste, yung mga kababayan natin na bumubuo itong asamahan ng mga
nangangalaga ng ating kapaligiran ay nangangamba dahil nandito sa balakin na sunugin yung mga papel o yung mga political ads na gawa sa papel, yung mga commercial, yung commercial, yung mga yung mga posters na gawa sa papel ng mga kandidato. Ang unang balak ay sunugin itong mga ito. No, no, no. Ang sabi ng Eco Waste, huwag niyong sunugin. Sapagkat yung panunulog ng mga yan ay lubhang delikado para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Ha? Now, ano kaya ang magagamit natin dyan sa mga papel na yan? Ha? Baka namang meron dyan tayong mga kababayan, lalong-lalo na yung marami tayong mga kababayan ho, na mga magagaling sa mga why not make use yung if I may suggest, if the program could suggest. Yung mga papel na yan, alam nyo, I don't know kung batid ninyo, ha? Na pwedeng gawin yan na maskara eh. Ha? I remember nung ako po yung maliit pa, bumibili ako ng maskara. At in one time, pinag-aralan ko itong maskara. Ito pala ay gawa sa dyaryo. Ha? I don't know how it was done. Ha? Pero one thing is certain. Gawa itong maskara sa papel. Pagkatapos na maayos, ha, saka pinintahan yung ibabaw. Pinintahan ko yung ibabaw. Pinagbili. Mami! Hindi ho ba? Now, why don't we make use of those papers? Ibigay yan doon sa mga enterprising nating mga kababayan na gumagawa ng maskara. Tamang-tama, Mayo pa lang ngayon. Medyo may kalayuan pa itong November 1. Maaaring yung gamitin yung mga papel na yan sa paggawa ng maskara. Hindi nyo na kailangan bumili ng dyaryo. Hingin nyo na lang yung mga papel na yan. I'm pretty sure na ibibigay sa inyo with open heart yung papel na yan. At kung meron kayong talino, meron kayong talent, in mask making, then make use of it. Ayan. Ang sabi ni Techi, Techi Baysa Baredo, can also make bugs out of newspapers. Ayan na. Yung mga papel na yan na ginamit ng mga kandidato, sa ngayon po sa aking sister, maaring gawin or could be transformed to bugs and news, ang mga newspapers na yung mga papel na yan. Bakit hindi? So, meron na tayong good morning to Miss Kelly Lim. Good morning, Kelly. Miss Kelly Lim of Sampaloc, Manila. And hi to your sister, Seth. Good morning, good morning, good morning. All right. Now, imagine that paper na maaring i-transform into bugs, maaring gawing maskara. So, wag niyong itatapon yan, nor susunugin. Kung meron kayong talent or maybe within your barangay, kayong mga barangay officials dyan. Okay. All right, si Danny Engalan. Good morning, Danny. Nakikita ko while talking to you, medyo nakikita ko si Danny. Good morning, Danny. Okay. Okay, talagang itong aking partner nito. Nasaan ka ba, Danny? Paano nasa party ka? Ayun, oh. Anong meron dyan, Danny? Ano meron dyan? Sino may birthday? Sino may birthday, Danny? On the air ka, Danny, sa program. You're on the air.
Sino ang may birthday? So, ang inyong lingkod, ho. Good morning, happy birthday. Happy birthday. Good morning sa lahat ng mga birthday celebrators. Good morning po sa inyong lahat. At thank you so much, Danny. Ha? Maraming salamat. Ha? After the program, I'll call you back. I'll call you back after the show is over. Okay. Thank you very much. Ha? So, back to the show, mga gilog po mga tagapakinig. Ha? Yung po si Danny Engelan. At nasa isang birthday party siya ng ating mga former colleagues dyan sa Radyo Pilipinas 1. It's 10 minutes before 11 o'clock ng umaga. At, well, tuloy-tuloy po tayo. At going back, doon po sa ating pinag-uusapan, yung mapapagagamitan nitong mga newspaper, yung mga kartulina, yung mga papel na ginamit dito sa nakaraang pangangampanya ng ating mga kandidato, make good use of them. Sabi nga ng aking sister, pwedeng gawing bag yung mga papel na yan. So if you have the talent to transform these papers into money, gawing bag ninyo, gawin ninyong maskara, and that would mean money. Kaya kung marunong lang akong gumawa ng bag, gumawa ng maskara sa pamamagitan nitong papel, I'll do that. Diba, uuwi ko yung lahat ng mga ako mismo. Ako'y magtatanggal na ako na mismo. Hindi na ako hihingi. Ako na mismo magtatanggal at iuuwi ko. Alam nyo, dito po sa may sangayon dito sa aking mga tagapag-ulat, dito sa may gawin ng Sauyo Road, sa Nubaliches, nakaw, namumulaklak yung mga bakod, namumulaklak yung mga pati punong kahoy ng mga nakasabit na mga posters ng mga kandidato. Alam nyo, meron dyan na mga ginamit pa ay yung tarpaulin. Mamahal po yan. Ha? Eh kung pinalad ka na makakuha nitong mga tarpaulin na ito na saksakan ng dami, eh pwede mong ipagduktong-duktong ito eh. Ha? Gawin mong a cover ng iyong sasakyan instead of buying itong cover ng sasakyan, eh why not make use nitong tarpaulin? Ipagduktong-duktong nyo lang yan. Aba, hindi ka nagagastos. O dili kaya, gamitin mong shade sa harapan ng inyong bahay. Lalo-lalo kayo, papasok na po ang tag-ulan. Hindi mo na kailangan bumili ng canvas. Because mas matibay itong tarpaulin kesa dito sa canvas. At waterproof pa. Sabi nga, good morning Manong, ang bati ni Presi Estrada. Yes, si Presi is watching from Dallas, Texas, USA. Yes. He's one of my sisters likewise. Good morning to her husband, Harry. Good morning, Harry. And good morning to the young Estradas. And to all our kababayans dyan sa Dallas, Texas, USA, magandang umaga po sa inyong lahat. And happy viewing and happy listening. At yung ating ibinibida, ho, why don't you move now? Kayong mga taga sa uyo, naku, nagpalat yung mga, mind you, maghiram na kayo ng isang bayaran yung servisyo ng isang tricycle boy. Punuin nyo yung tricycle ng mga posters na ito.
na inyong magagamit. Ha? Eh, kadami pong mga tamad kasing mga, pardon my word, nung una, ang sisipag noong manok ng mga kandidato. Ngayon at natapos na, wala na. Tapos na rin yung sipag. O simply, hindi na kasi tatanggap ng bayad, kaya nawala na yung sipag. Ha? Eh, nung araw eh, nung mga nakalipas na linggo, makikita mo mga madaling araw, yung mga manok na mga kandidato, nako, madaling araw, nagkakabit ng mga campaign na materials na ito ng kanilang mga boss, yung kanilang mga manok. Eh ngayon at medyo natalo, out of their expectation, wala na. Hindi mo na sila maasahan na mag-alis nitong kanilang isinabit na mga campaign materials na ito. Mabuti na lamang itong si Joy Belmonte, re-elected mayor ng Quezon City. Congratulations, Mayor Joy. Nag-utos po siya na linisin itong mga kalye, mga punong kahoy, mga poste, itong mga campaign materials na ito. May karagdagang pahayag si LB, LB Baysa Clemente. Ang sabi ni LB, pwedeng gawing shades ng car iyon, kartulina na ginamit sa eleksyon. You see? Another, na mapagkagamitan, pwedeng gawing shades ng car. Imbis na bibili ka pa ng shade, yung pang nilalagay sa harapan, doon sa dashboard ng sasakyan. Instead of you buying and spending, kunin nyo na lang yung kartulina at gamitin ito na car shade. Very good. That's a very good idea, LB. Alam nyo, ito ay aming sinasabi upang sa gayon somehow makatulong din tayo dito sa ating local government unit. Tumulong tayo. Tapos mag-isip tayo ng paraan kung paano tayo makakagawa ng pera out of these materials. Meron na po tayo, ha? Bag. Pwedeng gawin yung mga nagamit na mga papel. Pwedeng gawing maskara. Pwedeng gawing car shades. Maraming mapagkagamitan po niyan. Pwedeng gawing cover ng sasakyan. Yung mga tarpaulin na pagsasamahin po yan. Tahi-tahiin. Pagkatapos, gamitin kung meron kang sasakyan. Ako, gagawa niyan habang naghihintay ng panahon na ako po'y magkaroon ng sasakyan. wala na po tayong sapat na oras, mga gilog kong mga tagapakinig. Talagang time really runs fast. Ito, pahabol pa. Ang sabi ni LV, pwedeng gawin daw yung mga materials na yan na bookmarks. Pwede. Pwedeng gawing dividers. Pwedeng gawing cover ng libro. You see? Ang dami po mapagagamitan eh. Kaya wag po nating itatapon. Yan po ay mapagagamitan at magagamit ng ating mga kababayan. Beno, once again, maraming salamat sa inyo pong lahat. Thank you so much kay Nash and to si Manita. Thank you very much. At from my sisters here and abroad, including my cousin from Camarines Sur, ang kanilang panalangin sa Panginoon ay God bless the whole world. Yan po ang kanilang dinarasal palagi. Mga gulong kong mga tagapakinig. Okay? So, again, thank you so much for watching and listening the program. At muli, ako po si Sel Baysa na nagsasabing do stand by for the next program which will come to you. Yan po ang buhay online ni Binibining JC Bautista. Meantime, iwas to niyo mga orasan. Agilo ko mga tagapakinig, but before that, Dios ti agnina. Ang oras ginap ng alas 11 ng morning.